tatay ninyo si Lucifer. Tinalo ko dito. Hindi niyo natalo siya. Tatay ninyo siya. Tingnan ninyo. Hawak-hawak niya, mga liig ninyo. Tapos, debate-debate. Tapos, sabihin mo, tingnan mo yung assessment mo. Takot ako makipag-debate. Hindi nga ako natakot kay Lucifer sa inyo pa. Pero bakit hindi ko kayo didebatihin? Bakit ko kayo didebatihin? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Anong didebate ko sa inyo? Ha? Paano niyo ako didebatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin yung pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didebatihin yan? Ako ang may-ari ng kaluluwa niyo. Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Magdidebate ako sa inyong mga hunghang kayo. Sino kayo? Kayo ang sumuko sa akin sapagkat panalo na ako sa tatay ninyo, si Lucifer, na siyang may-ari ng mga kaluluwa ninyo. Kaya, pumunta kayo sa akin, sumuko, sumurender, at magsisi na kayo, at iwan ang serpents ninyo, at sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng mga salita ng aking ama. Kung hindi, may kalalagyan kayo, igagatong ko rin kayo sa kalan ng impyerno. Magandang araw sa lahat. Ito po ako, magpapaliwanag lang sa may kalituhan ng mga pangyayari sa mga tanong doktrinal ng Kristyanismo. Kung ano nga ba talaga ang basihan sa pagdating ni Jesucristo? Dumating na kaya si Jesucristo? O hindi pa? Totoo ba ang sinasabi ng isang pastor na sumasanib ang Espiritu ni Jesus Cristo sa kanyang katawan at magiging siya na ang bumabalik galing sa Ama at hindi tayo makakapunta sa langit kung hindi tayo dadaan sa kanya, kung hindi tayo maniniwala sa kanya? Bakit ko kayo didebatihin? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Ito pong pastor na ito ay sobrang nakakapagbigay ng kalituhan sa mga tao tungkol sa kanyang pag-aangkin bilang isang Panginoon at anak ng Diyos na iyong daan patungo sa langit, daan patungo sa kaligtasan, daan upang maligtas sa impyerno. Kaya nga, nandito ako para ipapaliwanag sa inyo na kung ano ang basihan at ano nga ba ang katotohanan tungkol sa kanyang pagbabalik. Unang-una, walang sinuman ang makakaalam o nakakaalam sa pagdating sa anak ng Diyos. Walang sinuman, kahit ni isa, kahit si Jesucristo, hindi niya alam kung kailan siya babalik. Ang tanging nakakaalam ay ang kanyang Ama kung kailan siya babalik. Pangalawa, ang pagbabalik ni Jesucristo ay makikita sa lahat sa mga mata ng tao sa buong daigdig dahil si Jesucristo at ang kanyang mga kawal ay dito doon sa mga ulap at nagsasabi ang Biblia na makikita ito sa buong sanlibutan. Ito po ay mabubunod talaga. Lahat ng mga tao na makakikita ay makakita sa kanyang pagdarating. Subalit, sinasabi niya sa Matthew chapter 24, yaong may mga tao na nagsasabi na siya ay Kristo. May mga tao na nagsasabi na bumabalik niya si Kristo. At ang sabi ng Biblia, huwag ninyong paniniwalaan. Kung ang Kristo na bumabalik ay lumilitaw sa ating pananaw doon sa
kaulapan doon sa kalangitan. At ating makikitang lahat, yan po ay totoong Kristo na bumabalik sa sanggitan. Ngunit, kung ang Kristo na isinilang dito sa sanggitan at mabubuhay bilang isang tao at kumakain ng nagkakasakit, matutulog sapagkat naubos sa mga lakas, tumataas ang edad, mayroong birthday at mayroong lugar na kanyang kapanganakan, ay hindi ito totoong Kristo sapagkat hindi siya ang sinasabi ng Biblia na ang totoong Kristo na bumalik ay makikita doon sa mga tulad, doon sa kalawakan, sa kanyang pagdarating kasama ang kanyang mga kaway. Itong pasto na ito, ang kanyang pagsasabi ay hindi nakakatugma sa Biblia. Ni hindi man siya lumutang kahit isang metro galing sa lupa. Kaya nga, huwag natin pagtitiwalaan ang kanyang mga sinasabi. Isa siyang bulaang propeta at ginagamit niya ang pangalan ni Kristo upang magkaroon siya ng kapangyarihan at matalawak ang kanyang pagiging bulaang propeta. At sinasabi sa Biblia na ang mga bulaang propeta na ito ay makakapagdala ng ilang tao, ng dami ng tao na kanyang madadala doon sa hindi katotohanan na pananampalataya. Kaya mga kaibigan, gusto ko pong ipaalam sa inyo, ito po si Pastor Apollo Tibuloy. Hindi po ito tumutugma sa sinasabi ng Biblia. Galing pa man ang sinasabi ng Biblia sa yaong mga tao na umangkin na sila ay Kristo, inangkin nila ang pangalan ng Hesus Kristo, may kapanganakan, nabubuhay, naubusan ng lakas, natutulog at kumakain. Hindi ganito ang pagdating ng Kristo. Ito pong taong ito ay isa siya na sinasabi ng Biblia na isang bulaang propeta. Kaya nga papaliwanan ko po sa inyo na huwag kayong maniniwala sa taong ito sapagkat ang taong ito ay nagamit ng diablo to deceive us upang tayo ay hindi makakita sa totoong sa katotohanan na ipaalam ni Jesucristo para sa atin. Kung may nagtatanong bakit hindi pa dumating si Jesucristo, hindi pa dumating si Jesucristo dahil gusto niya na ang mga tao ay magsisi sa kanilang kasalanan at magbago sa kanilang sarili upang maihanda ang kanilang sarili sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Huwag kayong maniniwala sa taong ito sapagkat ang mga sinasabi niya ay tugmang-tugma sa Biblia na siya pala ang tinatawag na bulaang propeta at hindi ang totoong Kristo na ating pinantay. Sapagkat sa ngayon, ito po ang katapusang mga araw na naghihintay tayo sa kanyang pagdarating. Subalit, ang kanyang pagdarating ay makikita sa lahat, makikita sa kalawakan,
ang kanyang pagdarating kasama ang kanyang mga kawal upang iligtas ang lahat ng kanyang mga alagad ng mga tao ng mga palataya ng totoo sa kanya. Kaya huwag natin kalilimutan kung may tao mang nagsasabi na siya ang daan, siya ang katotohanan patungo sa Ama. Kung hindi kayo dadaan sa kanya, hindi kayo makakapunta sa langit. Huwag niyong kalimutan na ang taong ito ay isang bulaang propeta. Maraming salamat at nawa'y pagpalain kayo ng Diyos at nabigyan kayo ng ilang paliwanag tungkol sa mga pangyayari na dumating sa ating bansa ngayon at dumating sa ating komunidad. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Dapat lang tayo mananampalataya palagi ating Panginoon Jesucristo. At magtiwala ka na si Jesucristo ay babalik sa tamang oras, sa tamang kagustuhan ng kanyang Ama. Maraming salamat at